Hi, my dear friends! Nandito na naman ako, si Gerald, para magbigay sa inyo ng mga mumunting aral na mahalaga para sa ating buhay, lalo na ngayon na laganap ang COVID-19. Alam naman natin na lahat tayo takot, di ba? Lahat tayo nababalisa. Lahat tayo ay namumroblema. Iniisip natin kung makakaligtas ba tayo dito sa COVID-19 na ito. But, you know guys, ang isishare ko sa inyo ngayon ay paalala sa atin na sa kabila ng mga takot natin, may Diyos tayo na mas malaki kaysa sa mga takot natin sa buhay. So, isishare ko sa inyo ang biblical story na nagpapakita kung paano gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos, kung paano magpadala ng miracle si God sa buhay ng isang tao, sa buhay natin mga tao. So, ang story na itatampo ka sa inyo ngayon ay ang story ng hari ng Israel o hari ng Judah na si King Ezequias or si Haring Ezequias. Guys, disclaimer muna, ako po ay hindi theologian. Lahat po ng sasabihin ko at hindi po ako biblical expert, lahat ng sasabihin ko ngayon ay ito po ay sariling pananaw ko lamang at sariling reflection ko lamang sa mga biblical stories na babanggitin ko sa inyo. Ang kwento ni Haring Ezequias ay matatagpuan sa ikalawang mga hari, chapter 20, verse 1 to 10. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezequias. Dinalaw siya ng propetang si Isaías na anak ni Amoz at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Humarap si Haring Ezequias sa dingding at nanalangin kay Yahweh, "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako ng tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezequias. Hindi pa nakakalayo si Isaías sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezequias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya't pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon." Since dumako na tayo sa reflection, total, wala na tayong Bible sharing, wala nang BEC. Kasi nga, suspendido lahat ng mga religious activities dahil sa COVID-19. Pero hindi tayo mapipigilan ng COVID-19 para maipahayag natin ang ating pananampalataya at maipakalat natin ang mabuting balita ng Diyos. Kaya, kahit man lang sa mumunting paraan na alam ko, maibabahagi ko sa inyo ang aking reflection about sa biblical scripture na ito. So magbibigay ako sa inyo ng 5 importanteng aral na itinuro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Haring Ezequias, sa kwento ni Haring Ezequias. Una, lagi natin tatandaan na God is a merciful God. Ang Diyos ay ang maawaing Diyos. Madali siyang mahabag. Talagang ang kanyang puso sa tao ay bukas lagi ang kanyang puso sa tao, lalo na kapag sincere. Kasi baka akala ng iba, iniisip ng iba, kaya ito lumaganap itong COVID-19 dahil marami ng kasamaan sa mundo, dahil parusa ito sa mundo. No, hindi po ganun yun. Walang Diyos o hindi ganun ang Diyos. Hindi man kailan inisip ng Diyos na ang Diyos ang pinakamabuting nilalang, ang pinaka nagmamahal sa atin. So bakit niya paparusahan ang mundo? He is a just God, but at the same time, siya ang pinaka mapagmahal na God. Kaya wag natin iisipin na pinaparusahan tayo ng Diyos sa mga pangyayaring ito. madaling kausapin ang Diyos, madaling maawa ang Diyos, lalo na kapag sincere ang kanyang sincere ang iyong puso sa iyong panalangin. Nahabag siya lalo na kapag nagpapakumbaba. Yun nga, humility is an important thing. Lalo na kapag nagpapakumbaba ka, mas lalong naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Mabilis magpatawad ang Diyos, hindi siya marunong magparusa at mahal niya tayo. Yun yung pinakamahalaga. So ang una, God is a merciful God. Baka nakakalimutan kasi natin yun sa panahon ngayon na ang Diyos ang isang
Nabubulol ako. Baka kasi nakakalimutan natin ngayon na sa panahong ito, ang Diyos dapat ang pinakakinakapitan natin. Dahil nga, ang Diyos ay mahabaging Diyos. Hindi marunong magparusa, hindi marunong magtanim ng galit. Hindi niya tinitingnan ang ating mga kasalanan, bagkos tinitingnan niya ang ating pagsusumikap na gumawa ng mabuti. So yun po na natin tatandaan, God is a merciful God. Pangalawa, the importance of prayer. Mahalaga pong nananalangin. Kasi nga, sa panalangin natin, ito yung connection natin sa Diyos. Ito yung pakikipagkausap natin sa Kanya. Ito lang yung time na kung saan nakikipagkaisa tayo sa ano, sa higher being. Dahil sa panalangin, nakakarating ang ating mga hinaing sa Kanya. Ang ating kalagayan nakakarating sa Kanya. Naririnig niya ang lahat ng mga hinaing natin, lahat ng mga reklamo natin sa buhay, lahat ng mga problema natin na ipaparating natin sa Kanya sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan ng pananalangin natin. So, mahalaga ang pananalangin. Kaya huwag nating laging kalimutan magdasal. Prayer is an important thing. Isa dapat yun sa pagkagising mo sa umaga, pagkatanghali, bago kumain, 3 o'clock prayer, 6 o'clock prayer, bago ka matulog, manalangin tayo. Hindi naman lahat ng panalangin ay ano, paghihingi. Pwede rin naman manalangin ka ng kapatawaran. Pwede rin naman manalangin ka ng pasasalamat. Pwede rin naman manalangin ka ng pagpupuri. So maraming ano klaseng panalangin. So hindi lang puro hingi ang panalangin. Kasi madalas ganun tayo, ginawa natin bangko si Lord. Ginawa natin ano, Lord, bili mo ko nito. Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan. Mananalangin tayo pag may gusto tayong hingin kay Lord. So hindi lang po, pwede tayong manalangin kapag masaya ang ating puso. Pwede tayong manalangin kapag may dinadalang kabigatan ng ating puso. So lahat ng estado ng ating buhay, dapat may panalangin. Next. So alam na natin, ang pangatlo po, lagi natin tatandaan na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. God knows everything. Kahit ang kaloob-loobang bahagi ng nilalaman ng iyong puso, alam ng Diyos. Kaya nga, naririnig na mga minamahal kong ano, minamahal kong kaibigan, friends, naririnig niya lahat ng hinanaing mo, naririnig niya lahat ng paghihirap mo, kaisa siya sa paghihirap mo. Kaya bago mo pa man sabihin sa kanya, natin 'di ba umiyak si King Ezequias. Nanangis siya, umiyak siya, nanalangin siya sa Diyos. Bago pa man lumabas si propeta Ezequias, sinabihan na agad siya ng Panginoon na bumalik doon at sabihin kay ano King Ezequias na ano, narinig ko ang kanyang pagtangis. Nakarating sa langit ang kanyang pagtangis. So guys, sa panahon ngayon na lahat tayo tumatangis, lahat tayo ay nahihirapan, lahat tayo ay nabibigatan, lahat tayo ay ano, natatakot, naririnig ng Diyos lahat ng takot natin, lahat ng bigat natin sa buhay, naririnig niya ng Diyos. Kaya wag po tayong mangamba. Alam ng Diyos ang nangyayari sa mundo. Lahat alam niya. Pang-apat, ang buhay natin mga kapatid, our life, ang buhay natin ay nakatakda ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kapag oras mo na talaga. Kahit na ano, kahit anong gawin mo, talagang ano, oras mo na. Katulad ng sinabi dito ni ng Panginoon, dumating na ang oras ni Haring Ezequias, binigyan niya lang ng extension. Kaya alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ang oras natin ay oras na natin. Kaya nga, there is a time for everything. Pag oras mo na mamatay, oras mo na talaga. So, ano man mangyayari sa atin, kung gano'ng kahaba o gano'ng kaiksi ang buhay natin, nakasalalay yun sa awa ng Diyos. Natitiyak ko na ang Diyos lamang ang nakakaalam noon. Kaya huwag tayong mag-alala. Huwag nating i-google ang ating mga panahon sa pagpapanik. Alam ng Diyos kung kailan tayo mamamatay at kailan na tayo tutunan. So hindi natin kailangan problemahin yun. Kung oras mo na, oras mo na. Okay? Lima, at pinakahuli, last, God is our great doctor. God is our great healer. Ang Diyos ang tagapagpagaling ng lahat.
Alam nyo, ito nga eh, ito nga yung nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Katulad yung kaya rin Ezequias, walang gamot ang kanyang sakit. But God made him heal. Pinagaling siya. So, kahit na walang gamot, nagagawa ng Diyos ang mga imposibleng bagay. Ganun din sa panahon natin ngayon eh. Itong virus na ito, walang gamot. Hindi pa nadidiskubre ng mga ano, hindi pa nadidiskubre ng mga eksperto ang gamot. Para tayong ano eh, para tayong ang nangyayari sa atin ngayon. Walang kwenta ang kaalaman natin, walang kwenta ang talino natin lahat. Kasi hindi pa natin nagawa ng solusyon dito. So, anong kailangan natin dapat gawin? Katulad ng lagi kong sinasabi, we stick to God's wisdom. Kaya niyang gawing imposible kasi ang lahat ng mga kaya niyang gawing posible ang lahat ng mga imposibleng bagay basta magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya nga ipagdasal natin ang ating mga experts. Pagdasal natin ang ating mga eksperto, mga doktor, mga frontliners na maging instrumento sila ng wisdom ni Lord para makahanap ng lunas sa salot na ito. Kaya niya ring gamitin ang mga bagay bilang solusyon. Kaya sama-sama tayong dumulog na kaawaan tayo ni Lord. Kasi nga, hindi natin alam ang solusyon sa mga bagay na ito. Katulad ng kwento ni Haring Ezequias, lagi tayong maniwala na may solusyon. Lagi tayong manalangin, lagi tayong dumulog sa Diyos. So ano-ano nga yung ano, limang aral na iniwan ko sa inyo sa kwento ni Haring Ezequias. Una, God is a merciful God. Pangalawa, the importance of prayer. Pangatlo, naririnig at nakikita ng Diyos lahat ng pinagdadaanan at nangyayari sa atin. Pang-apat, ang buhay natin ay nakatakda ayon sa kalooban ng Diyos. Pang-lima, God is our great doctor, our great healer. Wala nang ibang higit pang tagapagpagaling. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng talino, sa Kanya nagmumula ang lahat ng karunungan. Kaya mga kapatid, sa pinagdadaanan natin, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, dumulog tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo sa harap niya, i-acknowledge natin na hindi natin kaya kapag wala siya, hindi natin kaya ang labanan ng ang epidemyang ito, ang pandemic na ito, nang walang ano, walang tulong ang Diyos. God is a God of control. Alam niya lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong dumulog, sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magpakumbaba sa Kanya. Muli, nakikiusap ako sa lahat ng mga ano, mga Pilipino, lahat ng ating mga kaibigan, mga friends, stay at home instead of going outside. Let us pray together. Pagdasal natin mga frontliners, pagdasal natin ang ating bansa. Pagpalain nawa tayo ng aking Diyos at ng iyong Diyos. Pagpalain nawa ang ating bansa. Thank you. Bye-bye. Don't forget to subscribe, guys. I love you all.